Mga idol, matapos nga po ang magandang kampanya ni Harrison Barnes sa Sacramento Kings, magiging available na nga ito ngayong off-season. Yan naman ang ating unang pag-uusapan na sasamahan ko na rin ang balitang magpapakita nga daw bukas ang Game 6, Clay. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang binastos na nga po ni Jamichael Green si LeBron James at ang balitang nag-sorry nga po si Stephen A. Smith kay Anthony Davis at ang inilabas ngayon na bad news kay Andrew Wiggins. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play to earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo, Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register gamit lang ang iyong mobile na number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pagpanalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Nga pala mga idol, bago tayo magsimula, napuwersa pa nga po ng Boston Celtics ang Game 7 matapos magtala at mag-take over sa fourth quarter si Jason Tatum para pangunahan ang Celtics kahit managstruggle ito ng todo sa pagsisimula ng laban. Pagdating naman nga po mga idol kay Andrew Wiggins, mukhang malabo nga itong maglaro dahil ayon nga po sa inilabas sa balita ngayong araw, nagtamo nga ito ng injury. Kahit man nga po maglaro ito, masasabi nga natin na hindi ito handa para sa mga banggaan sa ilalim ng basket, lalo pat pisikala na nga po ang kanilang laban. Sa kabilang dako naman, isa nga po mga idol si Harrison Barnes sa mga nag-ambag talaga ng husto sa magandang run ng Sacramento Kings ngayong season sa pag-average niya ng 15 points o 4.5 rebounds per game sa kanyang 32 minutes na playing time. Pero kasabay rin naman nga po ng pagkakalaglag ng Kings sa first round, dito na rin naman nga po magtatapos ang kanyang kasalukuyang kontrata. Yes mga idol, tapos na nga po ang pinirmahan niyang 4-year contract sa Sacramento Kings at magiging isa na nga po siyang ganap na free agent kung saan pwede nga po siyang pumirmang muli ng bagong kontrata sa Kings o di kaya lumipat na lamang ito. Bali, ayon nga po sa lumabas na balita, marami rin naman nga po mga teams ang nagkaka-interes sa kanyang serbisyo kaya hindi na nga kayo dapat pang magtaka kung lumipat man ito ng ibang koponan. Samantala, dito naman tayo pumunta sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang magpapakita nga daw bukas ang Game 6, Clay. Bago pa man nga po mga idol magsimula ang Game 6 ng Lakers at Warriors, marami nga po mga fans ng Warriors ang nagsasabi na meron nga daw pong ilalabas na bala dito ang kanilang koponan. At yan nga daw po ay ang sinasabi nilang Game 6, Clay, na kinakatakutan nga daw ng marami dahil sa tuwing nagpapakita nga ito na nanalo nga daw ang Warriors gamit ang kanyang napakainit na shooting. Ito rin naman nga po ang pagkakataon ni Klay Thompson na makabawi sa kanilang serye gayong pagkatapos nga po ng kanilang nagdaang Game 2, hindi naging maganda pa ang laruan nito. Sobrang lumamig nga po ng husto ang shooting at mahirap pa dyan. Puro forced shot nga po ang ginagawa nito sa loob ng court. Maliban nga po dyan, hindi rin naman nga nagpakita ang Game 6, Clay, sa nagdaan nilang serye sa first round kontra sa Sacramento Kings. Kaya oras na nga daw para magpakita na ito sa kanilang Game 6 bukas. Samantala, dumako naman tayo sa ating huling storya dito sa balitang binastos na nga po ni Jamichael Green si LeBron James at ang balitang nag-sorry si Stephen A. Smith kay Anthony Davis. Isa nga po sa malaking pinag-uusapan ngayon sa serye ng Warriors at Lakers ay ang flapping at ang pag-arte nga daw ng mga player ng Lakers para lamang makasungkit ng foul. Pero ayon rin naman nga po sa naging pahayag ni LeBron sa kanyang interview sa media, hindi rin naman nga daw sila nagpa-flap.
Sa katunayan, gustong-gusto nga po nila ng contact sa tuwing sumasalaksak sila sa ilalim ng basket. Ngunit syempre, hindi rin naman nga lahat ng tao ay naniniwala kay LeBron at isa nga po dyan si Jamichael Green ng Warriors na ginawa pang story sa kanyang social media account ang sinabi ni LeBron James na maituturing rin naman nga pong pangbabastos sa superstar ng Los Angeles. And speaking of Lakers mga idol, marami nga po agad ang nagbatikos dito matapos lamang silang matalo sa kanilang Game 5 kontra sa Warriors. At isa nga po sa kanilang mga players na binabatikos at pinagtatawanan ngayon ay si Anthony Davis na kinailangan pa nga nitong sumakay sa wheelchair matapos siyang matamaan ni Kevon Looney sa kanyang ulo. At kabilang nga po sa mga nambatikos sa kanya ay ang sikat na analyst na Stephen A. Smith na pinagtawanan pa si Anthony Davis na pinagtawanan syempre sa harap ng telebisyon. Pero makalipas nga po ang isang araw, agad rin naman nga itong humingi ng tawad at inaming mali ang kanyang ginawa gayong hindi rin naman nga daw dapat pagtawanan ang mga players kapag nasasaktan sila sa loob ng court kahit man malalayan o hindi. Pagpalagay na nga po natin mga idol, matama ang kasamukha ng siko ng isang Kevon Looney na may bigat na 222 pounds at 6'10" na sentro. Ano kayang mararamdaman mo? So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinagkwentuhan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng Solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Maraming maraming salamat mga idol.